Execration's turn to come. So, ayan, balik tayo sa second game ng DNC versus Execration. Tanong kung makakabawi ba yung Execration 4 game number 2 or magtutuloy-tuloy na yung TNC for the Changsha Major. Para ito naman, first 3 picks para sa side ng Execration. Itong si Nyx Assassin, Ancient Apparition at Omni Knight Slardar naman. Para dito naman sa TNC, Toscar, Gyrocopter at yung Rubik. Pabati naman sa misis ko na si Jennifer Panado watching from Dubai, si Brian 202-428-30. Nako, hindi ako lasing. Pero yun, caster to. Hindi pa ako graduate. Nag-stop ako. Thesis 3 tayo. Pero ito, tingnan natin. Kerry Slardar ulit. Venomancer naman para sa side ng TNC. Para sa kanilang fourth pick. Pero tingnan natin. Wala, nag-basketball sila lahat sa mga bagong dating dyan. Si Coach BYB, si Kuya Nick, si Alo, nag-basketball. Aabot kaya ng 70 minutes? Hindi aabot na ng 70 minutes. Malabong. Umabot ng 70 minutes. Magandang gabi, Boss Orb. Sabi ni Don Hinks. Ayan. Mabati naman from KSA, waiting for exit visa na lang para makauwi kami ng Pinas. Ayan, happy trip sa inyo. So, yun naman yung mga YouTube viewers naman natin. Pa-shoutout naman po dyan from Pampanga. Hindi ko mababati lahat ng sabay-sabay. Yan, ang daming nasa Twitch chat eh. Sinanalo basketball, wala pa kasi mula lang kanina. San Beno, lasing, hindi ako lasing, si Raul, hindi ako lasing. Pero ito, nag-basketball nga sa pinag-cast nyo. Hindi naman, ay naku, hindi ako bago, baliw. September pa ako nandito, 2016 pa. Check 2016, ayan, nag-basketball ka rin sana, tapos pinag-cast nyo yung, nag-basketball ka rin. Hindi ko nga alam kung sino yung bago, wala pa akong idea kung sino. Pabati sa thesis. Boss Earth from Iloilo, si Ace Stupid. So, ayan, Ace Stupid, grabe naman yung pangalan mo. Ano course mo? IT. IT Specialization in Digital Arts. Hindi pa ako makain, mga sir, pero dito naman para sa side ng Execration. Who will it be para sa kanila last ban? Ayan, anong team? Kuya Nick. Team Kuya Nick, magkalaban syempre, Kuya Alo, si Alo at si Kuya Nick. Matagal na yan. Ayan, loyal student yan. Pero kailan labas? Hindi ko alam kung kailan labas nung caster ulit. Pero ito naman, last ban para sa side ng Execration. It's the Death Prophet na kadalasang ginagamit ni Armel. So, tinatanggalan nila ng pang mid lane. Etong si Armel. Boss Orbs, meron ka bang Mio? Wala akong Mio, tol. Pero, shoutout Orbs, habang gumagawa ng thesis. Ayan, si Duavent. Duavent. Mag-shoutout sa'yo, Duavent. Pero, dito naman, last ban para sa side ng TNC. Who will it be? Hinihintay na lang natin. Ayan, ang daming shoutout. Ilang taon ka, ano yan? Ilang taon ka na? 26. Pabati, FEUIT yan. Pansinin mo naman, trabaho, FEU Tech. Bakit si Rain hindi nagkakas, nagpapahinga po? Ano rank mo? Legend 0 tayo, 3-1. Orbs, hindi natuloy yung pizza natin. Ako, hindi na nga natutuloy. Busy tayo dyan eh. Spaghetti pa baba, pataba ng pataba, Diyos ko. Ayaw na tuloy. Pabati kay Roybel, kilabot ng Malbar. Nako, grabe naman yung kilabot na yan. Ay, sunod-sunod yung shoutout na yan eh. Anong mod ng vape mo? Ano nga? Tyrion, saka ano nga ba yung isa? Aegis. Pero ito, last pick para sa side ng TNC. Who will it be? Kailangan pa ng mid lane hero dito para kay Armel. At titignan natin kung sino yun. Pero ayan, kala ko sino yung dumating. Pero ito, last pick para sa side ng TNC will be the Lone Druid. Habang dito naman sa Execration, hinihintay na lang natin kung sino. Pero ayan, hula ako PA carry. Ay nako, wala namang hulaan diyan. Pero huwao. Ewan ko sino tong huwao. Ayan, patanong kuya, hindi ang bilis ng Twitch chat. Sino artist ko? Si Sai Sai Berlin dito sa Monkey King. Sai Sai Berlin, check nyo na lang yung Facebook. Pero ito medyo matagal-tagal. Pabati from Russia, ito si Mid 2. Nako, kapatid ni Mid 1 si Mid 2. Pero ito last pick para sa Execration, hinihintay na lang natin kung sino yung kanilang last pick. Magkano magpa-braces? 30K nung panahon ko ng high school. Hindi ko alam kung magkano na ngayon.
Pero, anong oras na ba? Anong oras na ba? Hello, 8:43 na, hindi na makaka-order. Pero ito naman, last pick. It's going to be Queen of Pain ni Carl dito sa may mid lane. So, Nando on the carry Slardar. Kakaalaman na kung makakabawi ba yung execration for game number 2 or magtutuloy-tuloy na yung panalo ng TNC. Sino yung tumira ng buhok ko? Buhay pa ba? Hindi ko alam eh. Nandun, naka-body bag na sa baba. Pero ayan, kapatid ni Kuku, si Kaka, wala si Kaka dito, sir. More than, hindi na tayo makaka-order eh. Sarado na eh, 9 p.m. pag na 9 eh. Ayan, nung high school, naka-brace ako nung high school, second year high school pa lang, naka-brace na ako. Kaya, ayun, antagal, eto, ako, eto, ewan ko sa'yo. Pero Boss Herbs, napakagaling mo. Ayan, maraming salamat. Ayan, maraming salamat sa suporta. Hala, Druid. Ayan, Raven para sa Lone Druid. Sam H on his Venomancer. At Armel, yun nga, mid lane Gyrocopter para sa side ng TNC. Ano yung set ni Teams? Nasaan ba si Teams? Teams. Ayan yung sa ano? Ayan yung sa... Doon sa Battle Pass. Doon sa subscription. Dota Plus. Kailangan mo makaipon ng 75,000 na shards para makuha yan. Pero hindi siya tradable. Sa'yo lang. Nakalock na siya. Pero, ayan. Kompleto na yan. Ayan. Shoutout sa habang kumakain ng mousse cake. Napakasarap. Ayan. Hindi ako mahilig sa sobrang tamis yung mga cake na ano yung ngipin ko. Nangingilo yung ngipin ko. Parehas. Tingnan natin. Ako. Tingnan natin. Nag-druid si Raven. Nag-druid. Pero pakilala muna natin yung mga player natin for the side of TNC. Si Kuku para sa kanya. Si Kuku para sa kanyang Rubik. Ito naman si Tims on the Tuskar. Si Armel on the Gyrocopter. Si Raven on the Lone Druid. Sam H naman on his Venomancer. Pero dito naman sa side ng Execration, Kimo on the Next Assassin. Si Carl on the Queen of Pain. Si Nando on the Slardar. Si Grimms on the Ancient Apparition. At ito naman si Van para sa kanyang Omni Knight. Pero ayan. Ba't hindi ako nag-basketball? Walang magka-cast ng TNC versus Execration. So mag-aano na lang tayo. Magkakas na lang, mag-alay tayo sa pating. Pero pa-shoutout po si Mega Crips 123123. Ilang taon ka na, Kevin Nilo? 26. Ayan, quick shoutout kay Kevin Nilo, yung team YouTube natin diyan, 26 na po ako. May laro ba TNC bukas? Hindi ko pa sure yung final sked namin, pero kailan po may laro? Pero may laro daw bukas. Pero may qualify. Ayan, may qualify, may super major pa. Shoutout ko yung si Paul John Cruz 1109. Anong course ko? IT. IT specialization in digital arts. More on multimedia, video editing, photographer. Yun yung kadalasan mong babagsakan. Pero hindi ko naman din nagagamit kasi nagpo-photographer naman ako dati nung hindi pa ako nag-work sa Wombo. Wala akong panganay. Pero ba't di ko tinapos? Thesis, saka focus muna sa work. Yung thesis ko, thesis 3 and 4 na lang. Thesis 3 and 4 na lang yung kulang ko. 12 years na, yes, magte-12 years na yung brace ko. Maraming salamat. Shout out sa brace ko. Pero dito naman, si Van, makikita. Ay, ito, Omni Knight. So, tatapatan ni Raven yung Omni Knight ni Van dito sa may bottom lane. Habang dito naman sa may top lane, it's going to be Venomancer ni Sam H together with Teams on dito Scar. Habang kasama naman niya si Rubik. Rubik ni Kuku. Binaliktad lang. Pero dito naman si Kimo, may scoutan lang niya. Etong si Rubik, habang nandito naman yung carry, pero nandun yung kagandang stun coming from Kimo. Nasa delikado dito si Kuku. Nandun yung Ice Shard Block. Tanong kung makaka-TP out ba on time. And yes, makakaligtas dito si Kuku sa may top lane. At makaka-ahon lang. Pero wala pa tayong nakikitang first blood. So ayun na naman yung stun or impale neto ni Next Assassin. Tumama na naman. Pero Sam H lumalaban lang at mumabawi with the right click. Anong? And quick shoutout kay Boss Yutsu. Magandang gabi sa iyo, Boss Yutsu. Nagkaabot na naman tayo, Boss Yutsu. Pero dito sa may mid lane matchup natin, it's Queen of Pain laban dito sa Gyrocopter ni Armel. Ang top lane naman natin, Nando on the carry Slardar. Iniisip na, tingnan natin kung mag-workout. Hindi natin madalas nakikita eh. Pero yun nga, kayo nakita nyo. Kung nakita nyo yung carry Slardar ni Nando, maganda. Ako hindi ko pa nakikita. Wala yatang pang disable. Yan, wala. Palock na lang. Pero nandun yung Rubik Lift. Yun nga lang, Nando, merong stun yan. Nandyan yung Snowball. Tatama dito kay Nando. Pero Nando, putik lalaban lang. Nando na naman yung stun ni Kimo. Two man, papasok dito sa side ng TNC. Pero Nando, yung right click ng Venomancer at ng Rubik. Enough
sa Poison na ito ni Sam H. at Nando mabibigyan. First Blood napunta dito sa side ng TNC. Game stats. Ayan, ayan. Natuloy ba mag-basketball? Yes, natuloy po nag-basketball si Kuya Nick. Pero eto, tingnan natin kung makakabawi ba yung execration. Ako, eto naman sa may bot sa si Teams. Manggugulo na naman. Manggugulo ng wave pool. Eto yung ginagawa ni Teams lagi. Magaling manggulo. Pero pag nag-angat, ayun na naman. Oh, ginugaw na naman nila. Nasa delikado naman dito si Kuku. Pero nandun na naman yung eye shard ni Teams. Naharangan lang. Eto si Kuku. Pero lumalaban lang with the right clicks. Eto si Sam H. Pero enough! Hindi enough pala yung right click damage neto ni Ancient Apparition. Habang nandun naman yung lift onto Nando, makukuha naman ni Kimo ng right click. Etong si Kuku Nando in snowball neto ni Teams at ni Sam H. Nandun yung Venomous Gale. Pero Nando buhay na buhay pa rin with the Slardar. Nagamit na yung magic wand niya. Pero dito naman si Teams yung mamamatay. Double kill para dito kay Kimo on his next assassin. Pero 2-4-2 yung score natin at the 3-minute mark. Habang dito sa may mid lane naman, eh, si Armel hinaharas lang si Carl on his Queen of Pain. Habang dito bottom lane. Naubo na naman tayo dyan. Nakakatalon ba si Kuya? Nakakatalon yun. Pero yan naman yung snowball. Venomous Gale. Enough ba para mapatay dito si Krims? Si Krims lumalaban ng right click pero hindi siya makakaligtas sa may top lane. Nandun yung Slytherin, yung Slytherin Crush. Neto ni Nando pero may lift coming from Kuku. Kuku naman, Teams, ruma right click lang dito sa Slardar. Nandyan na yung TP coming from Kimo pero hindi nila mapapatay si Nando sa ngayon. Pero dun naman, sa may bot, sa may mid lane, napatay ng Gyrocopter. Etong si Carl, honest, Queen of Pain. Imagine. Hindi, wala ding mana si Carl eh. Wala din siyang mana kanina. Kaya hindi rin, ayan, 58 na lang yung kanyang mana pool. Kaya hindi na rin siguro nakapag-blink. Since eto nga si Gyrocopter, hinaharas niya lang si Carl ng, ayan, homing missile. Natitors tuloy tayo ng wala sa oras. Pero dito up, magkakakita lang. So, Mortal Kombat, nandun na naman yung Impale ni Kimo at Kuku mamamatay. Killing spree na para kay Boss Kimo on his next assassin. Pero ganito din yung ginawa, kumbaga ito yung ginawa ng TNC nung game number 1. Yung next assassin, ang daming nakukuhang significant kills, ang daming nakukuhang assist. Pero dito sino naka first blood? TNC po yung naka first blood. Ang nakapatay is yung Venomancer. Napatay niya si Nando on the Slardar. So first blood napunta sa TNC. Mid lane naman, nandiyan na naman yung homing missile. Pumapalag lang itong si Armel. Pero may mana yan. Yun nga lang, nabuhat ni Kuku. Pero Carl makakaligtas lang. May pang salvage at makaka-recover lang dito sa may mid lane. Pero nandito naman si Teams. Manggugulo na naman with the Tuskar going for Kimo. Available yung snowball pero yun nga lang, walang follow-up damage na mabibigay yung TNC since si Kuku lang yung nandito. Pero dito top lane, Sam H naman. Ay, andya up, impale. Nandyan yung lift pero nandyan naman yung right click. Eto si Kimo, tumatry mag-stun pero hindi na inabot. Habang eye shard block naman coming from Teams going for the Ancient Apparition, nilalaban lang niya yung right click niya pero wala siyang makakamit sa pagpalag dito sa may top lane. At dalawa yung napatay doon ng TNC. 6-3 ang score natin. 2K network lead at the 5-minute mark. TNC, pinapakita nila kung ano yung kaya nilang gawin against the Execration Squad. Pa-unblock naman ang tropa ko sa ano to, si Matsu Papi. Hindi ako nagban yan. So, inform ko na lang yung mga mod natin dyan. Ayan, pabati naman Kuya Orbs. Pagka-discharge sa hospital, nood agad WXC. Sabi ni Champurado, 1-2-3. Nako, nangyari sa hospital. Pero, ito naman si Carl. Ay, Carl. Kailangan mag-ingat ni Carl. Available na yung cooldown na ito ni Armel. Si Carl naman, kaka-level 6 pa lang. Pero wala pang Sonic Wave. Pero nandyan na naman yung homing missile. Here comes the cooldown. Hindi
nga lang umabot at makakaligtas pa itong si Carl dito sa may mid lane, habang sa top lane na naman ay shard block na naman coming from teams, and Grimms mamamatay sa kamay ni Sam H. Killing spree on the Venomancer. Nandyan pa yung Venomous Gale, pero nandyan na si Kuku on the Rubik. Nandun yung Fade Bolt, nasan yung Lift para mapigilan yung aggression na execration, pero nandito na etong si Nyx Assassin. Umabot yung stun onto teams. Teams naman may available na lamang ice shard. Snowball, ayaw niya na i-snowball, pero walang mana. Etong si Van, pero TTP lang palayo. Etong si Kimo, at Kimo makakaligtas lang. Abang TNC, available yung snowball dito kay Tims or Tuskar, pero lalayo na lang si Van on his Omni Knight. Pero dito sa may bottom lane, libreng farm at libreng tower para dito kay Raven on his Lone Druid, level 7 na. Tapos naka-helm up Domi pa. Mukhang magtutuloy-tuloy to dito sa tier 2. Top lane naman, ginugulo na naman nila si Nando. Snowball, andon. Nando, mamamatay ba? Nire-right click lang ni Kuku, pero teams naman, wala pang ice shard para ipato kay Nando. Andyan na, ay, andyan ka na naman. Savage, pero nag-miss yung Venomous Gale. Andon yung ice shard, walang follow-up coming from teams. Nando, boy na boy pa rin. Pero ito, nagtatansyahan lang yung dalawa. Teams, bumibait out. May snowball available, pero fade bolt. And finally, yung snowball nga na hinahanap natin kay Teams, mabibigay niya kay Mo. Medyo late na sa pag-responde dun sa may top lane. At makakatipi lang into safety etong si Teams. Pero dito top lane, bottom lane, butas na butas na. Tas tier 2 bottom tower na itong execration, bawas na 783 HP. Habang dito naman si Armel, Grimms naman, ay Grimms hindi naman niya tinamaan ng cooldown, pero itong si Armel, ayan na, pa face boots na at going for the drums of endurance at the 8 minute mark. Pero yan si Kuku, ala, may word na si Kuku, may himala talaga, minsan may himala talagang nangyayari. Nakakain siguro ng maayos si Kuku. May ward, pero yan na, may smoke naman dito sa may top lane. Pwede na naman nilang i-go etong si Nando, pero Nando, wala pang threads. Parang yung kanina lang na-delay yung Monkey King. Pero tingnan pa, shoutout Boss Urb, nanonood naman gumagawa ng project ni Crash. Sabi ni self-destruct, naku. Nagawaan na ng project, pero Venomous Gale kukunek, ice shard nandun. Nando, walang mapuntahan, nandun yung heal, snowball tatama, pero meron namang repel coming from the Omni Knight. Habang i-go naman nila, nandun yung Slytherin Crash para ma-pick off nila etong si Teams, at maliligtas nila pa sa wakas etong si Nando sa may top lane. Nakakuha ng return kill doon yung execration. Pero dito naman, tumatrabaho lang si Raven. Basic lang. Nandito na sa may bottom lane. At umaasenso top lane. Ginugulo pa rin ng TNC. Nando na sa delikado. Nandun yung one. Fade bolt tumama. Pero Sam H with the right click plus the poison. Mapapatay naman nila si Slardar. Pero eto na yung bear in the big blue house. Kukunin na etong tier 3 bottom tower. Habang nagkakagulo sila sa top, si Carl naman, ginugulo lang din ni Teams on him. Is Tuskar, pero dito napatipi na si Kimo dito sa bottom tier 3 tower para pigilan etong si Raven. Pero yan si Raven na-focus tong bottom lane nila. Nando, naparotate na, level 5 pa rin yung Slardar, at nakuha na netong TNC tier 1 top tower together with the gyrocopter ni Armel at pa drums of endurance na nga. 9 minutes high ground na etong TNC. Sabi nga natin, 9-4 yung score. 6,000 net worth lead on the side of TNC Predator. Pero dito, ano yung gagawin na itong execration? Habang dito naman si Omni Knight, umafarm lang. Pipe of Insight yung kanyang next target item. Habang ito naman si Carl, wala pang masyadong gamit si Carl, pero balak nilang kunin. Nandun yung Shadow Strike, right click naman neto ni Carl, pero walang follow up stun coming from Kimo, at makakaligtas lang dito si Armel. Dito naman Nando, ayan, blink dagger, malayo pa, pa level 6 pa lang si Nando. So 400 gold pa lang yung nakukuha niya, malayo pa para sa blink dagger. Pero dito, tier 2 mid tower, pinupush na ng TNC. 11 minutes in, magtutuloy-tuloy ba to sa mid or pipigilan ba ng XA? Pero yung XA kailangan nila mag-farm ngayon. Ito si Grimms, level 4 pa lang. Si Van, level 8. Yun nga lang si Van. Si Nando, level 6.
Habang eto naman si Kimo, yan na, may vendetta na pala para dito sa next assassin. Tanong kung makakakuha ba sila. Pero tier 2 mid tower, ginugo na ng TNC. At makakukuha na ba nila? Pero nandyan, piniping nila. Si Carl naman, nakarepel. At available dyan yung Sonic Wave. Pero nandito naman si Kimo, scout lang with the vendetta. Pero nandito yung vision ng TNC. Kimo, Spy Carapace, walang tinamaan. Pero yung Sam H with the Venomancer, mapapatay na naman dito si Kimo. Carl naman, ay, Carl, ay. Wala nga lang level 6 etong si Tuscar plus Ice Shard, wala rin. Pero eto tier 2 top tower, bigay na naman sa TNC, alay sa Batang Pinoy. Pero kinukuha na naman nila Lone Druid at yung Bear pa Radiance na. Papel na lang, buo na yung Radiance neto ni Raven. Ito, last outer tower para sa side ng Execration. Pwede na kunin na TNC. Mid lane naman, nandun yung Snowball. Pero ito, makakatakas ba? Ito si Tuscar, hinahabol nila Carl. At nung Omni Knight, nandun yung Sonic Wave. Pero nabuhay pa nun si Kuya Tuscar. Pero dito, juking into the three lines. Mabubuhay ba? Tuscar, mabubuhay. Pero nandun yung poison ni Carl. At mapapatay nila sa wakas etong si Tuscar. Pero 10 to 5 yung score. First 10 kills, napunta nga pala sa side ng TNC. Pero dito naman, sa may mid lane. Ayan, mid lane tayo. Or sa Rosh Pit. Rosh Pit, sama-sama na lang etong TNC. Pwede na lang kunin yung Roshan eh. Available na, nandun na yung kunat nila. Si may Carl naman, o tier 2 mid tower. Ang target nila, Carl. Walang Sonic Wave para harasin yung TNC. Makukuha ng paata ni Kuku. Kuku, merong Scream of Pain. Kala ko blink yung nakuha niya. Pero 14 minutes para dito sa Lone Druid. Neto ni Raven. Available na ba? Pero bottom lane, nandito, hinahabol nila. Walrus Punch naman, binato nila kay Van. Nandun yung Snowball. Tatama dito kay Omni Knight. Naipit sa may punuan. Makakatipi nga lang. Walang pampigil yung TNC. Habang si Kim naman, nag-i-scout lang dito sa low ground. Or malapit dito sa tier 2 bottom tower ng TNC. Ano to, 13 minutes? 13 minutes naman, nakita nila si Kimo. Ay, pero merong impale coming from Kimo. Yung courier binate, pero Kimo kinakite lang dito ni Sam H. Unstoppable na yung Venomancer ni Kuya mo, Sam H. Pero etong si Slardar, meron ng Blink Dagger pa BKB na. BKB malayo pa pala, pero meron ng Blink Dagger. Dito, Roshan. At the 14 minute mark, makukuha na ng TNC. Kulang sa arsenal etong Execration si Carl. Level 10, pero etong Sonic Wave niya 21 seconds pa yung cooldown. Diyan yung Ice Blast on the Ancient Apparition. Ma-scout lang niya etong sa may Rosh Pit. Item check tayo sa Bear. So item check para sa Bear. Naka Radiance na mga sir. Anong gagawin nyo sa 14 minutes Radiance ng Bear? Pero tingnan nyo naman, kinukuha na nila yung Roshan. May smoke para sa side neto. Pero nahuli nila si Carl. Na-lockdown ng Walrus Punch. Carl will be taken out. Habang si Van naman, kailangan niya na mag-TP pa uwi. Pero yun, nakatakas nga lang. Umabot yung TP. Sa 14 minutes Radiance nga nung Bear nandyan na. Meron pang Aegis. Etong si Gyrocopter or etong si Armel. Dito naman, Nando, may Blink Dagger, walang vision dyan, etong TNC. Pero dito, up, Kimo, mag-i-scout lang. Walang vision para dito kay Tuscar, double damage, nandun sa ground. Ano, tingnan natin, saan pupunta yung TNC? 12 to 5 yung score, 15 minutes pa lang to. Anong giveaway? May giveaway. Mamaya pa idodraw yun, mamaya pa. Nag-basketball pa sila eh, mamaya pa idodraw. Shoutout naman, nood ng dots habang naghahapunan. Sabi ni Tito Kelbs. Ayan, Tito Kelbs. Kala ko Tito Kelbs. Pero, ayan, sabi ko nga, supportahan natin parehong Pinoy teams tong mga to. Kung makapasok TNC, okay pa rin. Kung makapasok yung XX, okay pa rin kasi parehong Pinoy. Eh, pero yung bear, hindi nakapasok dun sa taas, namatay. Namatay yung Bear. Cooldown pa yung Bear neto ni Lone Druid. 114 seconds. At may almost 2 minutes space etong Execration para bumawi. Ayun, yun na pala, nagamit na pala yung Bear. Kala ko napatay nang hindi pa nagpo-cooldown eh. Pero dito, tier 3
bottom tower, kukunin na ng TNC. Walang magawa. Etong execution, tier 2 bottom tower, nabigay na first lane of Rax. 16 minutes, pumasok si Nando. Nandun yung Slytherin and Crash, naka-repel, pero wala silang maigawa. Nandun, ay, dito naman sa may gilid, Kimo, naispatan pa. At na Walrus Punch, 25 seconds out para dito sa Nyx Assassin. At eto na yung bottom lane of Rax, kukunin na together with a Radiance Bear at mabilis na mai-push ng TNC to. Andyan na naman si Nando with the stun, pero anong gagawin? Halos walang damage dito sa Gyrocopter pati sa Bear, pero yan, makukuha na nila yung first lane of Rax dito sa may bottom lane at TNC. Okay na ata sa nakuha nila. Mid lane naman, Carl yung kanila target, pero Carl kailangan nang lumayo dyan. Nandito na si Kuku para sa kanyang rooting. Ayan, kiklear muna nila yung creep wave. Available na available. Ang daming pwede-pwede lumaban dyan yung TNC. Andyan yung Aegis Advantage pa para kay Gyrocopter. Open na open pa. Game 2 na to, game 2 na. Ayan, pa-shoutout kay Andrew Gano. Kuya, pa-shoutout naman dito Laguna. Team YouTube yan, yung mga team YouTube natin dyan. Magandang gabi sa inyo. Naway, nagsigain na kayo. May problema yung gift sa Dota, hindi ko sure. Hindi ako mahilig mag-gift. Alam ko, pag hindi mo friend ng 30 day, alam ko pag hindi mo friend, siguro 1 year. 1 year. Ayan. Pero dito naman. Excuse me po. Excuse me po. Excuse me po. Pabati naman sa misis kong si Liza, Sexy Esquivel, sabi ni Silent Sanctuary 08. The last series na to, meron pa tayong ano. Meron pang madaling araw, Alliance versus Mad Lads. So si Kuya Nick yung magkakas noon. Eh, yun nga lang, hindi nabutan ng snowball si Carl at makaka-TP out lang itong si Queen of Pain. Hindi ko alam yung sa gifting eh. Pero tingnan natin kung ano next move ng TNC. May Gem of True Sight available para sa Tuskar para makita rin nila. Sige mo, easy reward na rin to para sa side ng TNC. Anong game na to? Game number 2. Game number 2 na to. Nanalo na yung TNC ng game number 1. Aangat na naman. Ganun na naman yung gagawin nila against Execration. Aangat na naman yung TNC. Kukunin nila Ice Blast. Walang tatamaan. Pero maliban dun sa Bear and Kuku. Pero kukunin na naman nila. Black Cannon. Neto ni Gyrocopter. Available. Pero nandiyan din yung Aegis of the Immortal para i-zone out lang etong Execration. Habang Ice Shard Black para mapigilan sa pag-forward etong Execration. Second lane of Rax, kinakatok na naman ng TNC. At pangalawa na to, mga sir. Ay, Carl, scream. Sigawan mo, baby. Sigawan mo, pero Carl, nakatayo na lang on his Queen of Pain. Wala, kulang na rin sa gamit itong X eh. Ayun, na second lane of Rax na nila. 19 minutes. Pwedeng-pwede na mid lane. Open na para dito sa TNC. Pero tingnan natin ito. Kung makakabawi pa ba si Execration, kinulang na rin sa gamit. Ang ganda ang pinapakita ng laro ng TNC. Habang ginugulo ng TNC yung top lane, yung bottom lane na open para dito kay Raven. Kita nyo naman, 14 minutes naka-Radiance na para dito sa safe lane carry ng Gyro. Napokus sila masyado sa top, napokus masyado etong Execration. Pero dito TNC, kita nyo naman yung mga gamit ng core heroes nila. BKB na para sa Gyrocopter. Si Tas naman. Excuse me po. Nacho-choke. Inuubo. Pero dito, nandun na nga yung Vision. Neto ni Tuskar. Andun yung Ice Shard Black. Going for the next assassin. Nandun yung 2-man stun. Pero nasa-zone out nila. Etong the rest of Execration. Nandun yung Repel. Pero hinahabol lang Bear. Eto si Kimo. Andun na naman yung Ice Shard. Pero naharangan lang yung akampe. Habang nandito na sa gilid. Ay, wala si Tuskar. Walang Vision. Pero lumalapit lang. Radiance Burn. Ay, dinikitan. Patay nga. Na-Radiance Burn ng Bear. Pero dito, ano magagawa ni Nando? So far, wala pa siyang BKB. 346 gold pa lang. Si Carl naman, dinidelay na lang yung creep wave na umaabante sa main mid lane. Pero top lane, kita nyo yung creeps, papasok na. Ito dito, ginugo na nila. Ito, mid lane. Midlane, pina-farm muna ng TNC yung supply ng Execration para siguradong wala silang mapag-farman.
Sinong player ng Alliance? Dating player ng Hon. Pero dito, mid lane, nakaabang na TNC Execration, 14 to 5 ang score natin. Wag nating awayin yung exe. Parehong Pinoy yan. Suportahan nyo na lang yung parehong Pinoy. Pero Kuku, merong Blink. Nakuha niya para dito sa Queen of Pain. At easy pasok to para dito kay Kuku. May Blink dagger pa. Sana si Loda, Alliance pa rin. Pero dito, kinukuha na nila. Tier 3 mid tower. Last lane ng tower at ng Rax para sa side ng Execration. Makakukuha na ng TNC. Abang itong Execration, wala na talaga silang magawa. Pero libreng tower, fortification nandun. Dun, pero hindi enough para mapigilan yung aggression ng Bear. Pero nahuli naman nila. Dito si Nando, Tuskar, nasigawan ng Queen of Pain, mamamatay. Pero eto naman, Nando, mamamatay ba? Nandun yung cooldown. May repel nga lang, pero Omni Knight, binabakbak na. Neto ni Armel, plus ng Bear, at Ban, mamamatay. Dito sa may top lane, killing spree for Armel. Nando nga lang, makakatakas. Pero eto na yung Execration, zone out na lang ng TNC. Yung Tuskar lang yung nakuha nila dun. At ito, last lane of Rax, mapupunta na sa TNC. Pero dito, GG will finally be called dito sa side ng Execration. Ano yan? Oh, so, tingnan muna natin si Raven. Raven. Excuse me po. So, bakit nagiging Hon? Nawawalan na sila ng malalakas na player sa Hon. So, naghahanap na ng mas malalakas. Yung ibang player, ganun yung rason sa Hon eh. Bakit sila umalis ng Hon? Wala nang malakas na player sa Hon. Kaya, lumipat na lang sila sa Dota 2. So, Raven. Anong bibigay ko? Raven? May Raven ba? So, Raven. Ayan. Stats ni Raven for the Lone Druid. Ayan. Nasa bear lahat ng gamit, pero 2-0 and 4. Pero yung Radiance niya, around 14 minutes niya nakuha. Ayan. Ayan. Wala pala. Hindi pala kita dito yung sa bear. Wait. Check natin yung scoreboard. Bear. Ayan, Bear. Nikita eh. So, 14 minutes nakuha niya yung Radiance dito sa game number 2. So, that was TNC versus Execration for the Changsha Major. Magbabalik kami mamaya. Ano pa yung next game natin? European qualifiers na. At si Alliance versus Mad Lads. Pero, ayan, quick shoutouts kay Paul Jankos. Kuya, pabati naman si Axel Cruz. Ayan, tula Kuya Orbs, pabati. Ayan, nabati ko na si Axel Cruz. Mamaya, si Kuya Nick na yung magkakas, nag-basketball po sila. Pasabi kay Kuya Nick, yung SF Arcana sub-giveaway. Yan, i-remind ko na lang mamaya. So, quick break muna po yung Wombo X Wombo. Kumain muna kayo dyan at mag-relax. And we will be right back later. Later lang. You didn't mean diarrhea. You mean diary. Like you wrote your diary this morning.